Imelda Romualdez Marcos and Hector T. Rivera are hereby acquitted on the ground of reasonable doubt. After a 17-year trial, a judge in the Philippines has ruled that the widow of Ferdinand Marcos is not guilty of illegally opening accounts in Switzerland during her husband's rule. Pinagtibay ng Sandigan Bayan ang pagbasura nito sa 267 million peso ill-gotten wealth case laban sa mag-asawang Marcos at kanilang mga crony. Dinismiss ng Sandigan Bayan 2nd Division ng isa pang kaso ng mga Marcos ang 1.052 billion peso civil case na kinasasangkutan din ng mga founder ng Rustan Commercial Corporation na sina Bienvenido Tantoco Sr. at Gliceria Tantoco dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang mahigit 3 dekada ng kaso kagnay sa ill-gotten wealth ng pamilya Marcos dahil sa kakulangan daw ng ebidensya. Sa desisyon ng Sandigan Bayan 4th Division, ibinasura nito ang civil case number 0011 na isinampa noong July 22, 1987 ng Presidential Commission on Good Government o PCGG laban kina dating Pangulong Ferdinand Marcos, dating First Lady Imelda Marcos at mga negosyante sina Ricardo Silverio Sr. at Pablo Carlos Jr. Samantala, ibinasura ng Sandigan Bayan ang apela ng pamahalaan kaugnay po ng 102 billion peso ill-gotten wealth case laban sa pamilya Marcos. Sa desisyon ng Sandigan Bayan, hindi raw napatunayan ang pamahalaan na ibinulsa ng mga Marcos ang kaban-kaban sa pamamagitan ng kanilang cronies. Hindi raw sapat na patunay na nasa posisyon noong termino ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang mga defendant para masabing kinamkam nila ang mga yaman. Ayon pa sa Sandigan Bayan, photocopy lang ng mga dokumento ang naipresenta sa kanila ng PCGG sa halip na orihinal na kopya. Milyong pisong civil case laban kay dating Pangulong Marcos et al. Ibinasura ng Sandigan Bayan. Dexter Ganive, stand by please. Dexter, ano yung detalye nitong pagkakabasura ng Sandigan Bayan? Yes Peter, dinismiss na nga ng Sandigan Bayan 2nd Division ang 3 dekada ng civil case na mag-asawang Ferdinand at Imelda Marcos kasama ang 11 iba pa. May kinalaman ito sa higit 100 bilyong pisong civil case kaugnay ng mga umano'y nakaw na yaman ng mga Marcos na ipinangalan sa iba. Dex, konting pihit. Dexter? Okay, balikan natin si Dexter Ganives. Ayan. Okay, sige. One more time. Ayan. Oo. Okay. Itong kasong civil case na ito, civil case number 0034, Peter, isa lamang yan sa mga maraming civil cases laban sa mga Marcos at ilan pa nilang umano'y dami na isinampa ng Presidential Commission on Good Government o PCGG noong 1987. Mm-hmm. Ang 67 pahinang desisyon ay sinulat ni Sandigan Bayan Associate Justice Lorifel Pahimna at pirmado rin ni Justice Michael Musngi at Oscar Herrera Jr. na siyang chairman ng 2nd Division. Ayon pa sa mga mahestrado, nakakalungkot na inabot na ng 30 taon ang kaso pero bigo pa rin ang prosekusyon na magsumite ng sapat na ebidensya na magdidiin sa mga akusado. Mm. Una nang inalis ng Sandigan Bayan sa listahan ng mga akusado si Roberto Benedicto noong nakaraang taon. Uh-oh. Matapos mabawi sa kanya ang higit pisong halaga ng mga ari-ari ang sinasabing kasama sa mga naponduhan mula sa mga umano'y nakaw na yaman ng mga Marcos. Si Benedicto na pumanaw noong 2000 ay kaklase ni dating Pangulong Marcos sa Law School. Ito ang Radyo Patrol 45, Dexter Ganive, DBS-CBN News, BZMM. Thank you, Dexter!